So hello, good evening. Today I'm here in Western Community College campus. So the reason that I'm here today is I'm going to attend the workshop, which is it is for the foreign worker here in British Columbia, Canada. And it is all about mga diskarte sa pagkuha ng IELTS, CELPIP, and CLB test. Well, I'm just reading the program that they are preparing it today. And guys, I'm going to show you also the president for our foreign worker community president here, and at the same time some of the foreign worker here in BC. So let's go. So we are here already in their campus, so we have to comply their requirements, the survey. And here we go. So we have to go through to the meeting room. Hello. Hello po. Hello guys. So ask lang ako ng permission, okay lang na magba-vlog. Yeah, for no, it's okay. President here in BC, Madam Aurora. And this is our host for today. Welcome to our school. So we hope you'll enjoy it today. Yeah. So siya po ay sa Western Community College nagtatrabaho. Siya po yung speaker natin today. And ano nga pangalan yung pangalan mo? Yeah, De Guzman. Ah, okay. So, member din siya sa co-op natin? Sa Apollo. Okay. Office. Ah, sige. Philippine Overseas Labor Office sa Philippine Consulate. Ah, okay. So, galing naman po siya sa Philippine Consulate, which is sa Apollo, o, di ba? Yung lalaking taong ini-interview ko ngayon. Ito naman, ate. Hi. Name po nila? Tere Mercado. Tere Mercado, yan. Napaka-beautiful po ni ate, ha? Yan. So, foreign worker, PR? Foreign worker. Oh, foreign worker din siya. So, pareho rin na kami. So, ito yung program kasi dito eh. Kung paano nga mag comply regarding sa IELTS, CELPIP, at saka sa CLB test. So, ito yung papakinggan namin today para at least mayroon kaming alam. So, si Kuya po. I'm Gilbert Mercado. Ayan. Parin work kayo po tayo dito? Yeah, parin po may po. Siya po yung asawa ko. As a skilled worker, kaya nakuha po siya. Ah, and okay. Then, so, my job is coming also. So, Mayigi naman at least, di ba? So, nag-a-apply na po kayo na ano ng PR? PR, but pumunta kami dito para mag-attend ng paano strategy ng pag-take ng IELTS or CELPIP. So, konting kahalaman lang kung paano bang mataas na score. Ayan. So, actually guys, ang pag-take kasi ng IELTS is not really easy kasi we have to comply. Pag-aralan na talaga natin kung paano mag, ano, yung reading, listening,
writing at saka yung speaking. So kailangan alam na alam natin yan kasi yan yung pinaka requirements una dito sa pag a-apply ng PR sa Canada. So yan, tama po yung sinabi ni Kuya Joseph. Kasi may minimum score na kailangan makuha. Like yung mga federal skill, mga skill tsaka low skill. Like kung ako ay cook, kailangan nasa minimum of 7 pataas. So kailangan makuha ko yung makuha ko yung score sa CELPIP ng mga ganun score. So balik kuya yung sa'yo is skilled siya? Skilled sa line cook o cook category. So NOC 6233. Wow. So kailangan mo ng band 7? Is makuha ko is 6 to 7. Wow, medyo mataas siya ha. So kung dadaan ka sa provincial nominee, so BC PNP kung tawagan, is minimum score ng BC is about 80. So 80 points. Okay. Yeah, 80 points. So kung sa CELPIP mo is naka-4 ka lang. Pasok siya pero, I mean, mababa. Mababa pa rin yung score niya. Ano, kasi may points siya. Okay, point system sa CRS. Oh, siya. So, yan, di madali yan, ha? Madali yung point system actually. And then, kung apply ka naman ng express entry, ang CELPIP mo, kung 4 lang siya, hindi siya qualified na mag-open ka ng program. Parang ganun eh. Kailangan nasa minimum of 6 to 7 na makuha mo para makapag-open ka ng ano mo, ng program sa express entry. Kasi tinry ko ng EO, sinabi sa consultant ko, hindi pa daw. So, ano lang yung points ko sa CELPIP, nasa average lang ng 4 to 5. Kaya yun lang ang na-open namin o nagawa ng ko kayo. Kaya okay. Kailangan talaga na mas mataas, at least 7. O siya, napaka-detailed na dinidiscuss yan ni Kuya Joseph, ha? So, move tayo sa ibang mga ano natin, foreign worker members sa co-op. Pinakialala namin ito kasi if you go to other programs, isa-isa lang yan. Isang discussion ng IELTS, isang discussion ng CELPIP, isang discussion ng CELPIP. Ito, pakiyaw na. Para lahat na kailangan niya, nandito na nakuha niya lahat. Right? Ang prinsipyo ng pag-prepare at pag-take ng mga test na to, technically pareho lang. Yung intention lang ng test ang nagkaiba. Okay? So papakita ko ako ano yung function and difference niyan para at least meron kayong idea. Okay, what are my options if I'm talking about a need to satisfy an immigration requirement? Ano naman kapag school lang ang kailangan? Nagulat kayo, kala natin may pa-transcript kapag mag-aaral dito. Hindi lahat po ng magkakataon, depende sa program niya. Magugulat pa kayo, Steven, TFW na ako, pwede ba akong mag-aaral? Yes. As long as you take a course less than 6 months, right, you can actually take a course. Not unless specifically specified by your visa document that you cannot in any shape and form. Otherwise, you can. So, may mag-validate. Kung mali ako, i-correct niya. CLB 7766 para makapasok ka sa HCA. Okay? So, kailangan mo ng at least 7766 na score. 7 speaking, 7 listening, 6 writing, and 6 reading. Yun ang standard. Bakit siya standard? Requirement yan. Naka-attach na to sa trabaho. Okay? This is a requirement of BC Care Aid Registry. Because if you'd like to work in this field, say HCA, definitely you should at least be able to meet the Canadian standard in your language proficiency. Okay? Yung communication mo nasa level 7, ibig sabihin niya, highly efficient ka to communicate, nako-comprehend mo, natatranslate mo din siya to action. Kasi syempre, very critical yung role mo eh. Kung hindi kayo magkaintindihan ng pasyente mo, paano tayo dyan, friend? Diba? So guys, to sum up for today's workshop regarding the strategies of taking IELTS and CELPIP
Western Community College will be ready to rediscuss once again and assist you for further requirements. So I just want to confirm, this workshop is permitted from our Aurora Ferreira. Yes. FWCBC. And Girlie from MOSAIC. Kailangan ko ng permission na okay lang ba siya i-post siya sa YouTube yung workshop mo today.